What's up again mga kapadyak? For today's video ay nandito tayo ngayon sa Naragsak Bike Shop para sa panibago na namang bike jack. At itong bike jack natin ngayon, itong si Pinewood Veyron 2.6. Tignan natin kung anong meron dito kay Pinewood, no, mga kapadyak. At titimpagin na natin siya mamaya. At yung price nito ay sasabihin ko mamaya. Itignan natin kung sulit ba yung specs niya para sa kanyang price, no. Pero bagong lahat, ako nga para si Alvin. Dito po ay nag-upload ako ng mga bike related video na kagaya nito. Kaya kung hindi pa nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga latest MTB na kagaya nitong si Pinewood Veyron 2.6. At i-turn on muna rin ang notification bell para updated ka sa akin mga video. So tara mga kapadyak, simulan na natin ng pag-bike jack dito kay Pinewood Veyron 2.6. Ito na yung bike jack natin dito kay Pinewood Veyron 2.6 mga kapadyak. Magsimula mo tayo sa kanyang frame, no? Yung frame na to mga kapadyak is ano, made from aluminum alloy C61. At yung size ng gulong nito mga kapadyak ay size 27.5 siya mga kapadyak. Yan. At yung size ng frame na to mga kapadyak, makita natin dito sa kanyang down tube. Yan siya mga kapadyak, size 15.5 siya. Yan. Dito naman sa kanyang down tube mga kapadyak, makita natin yung Pinewood na brand name, oh. Yung frame na to mga kapadyak is ano siya, ano, matte type siya, pero yung mga decals niya kagaya nitong Pinewood ay glossy finish siya. Yan, oh, glossy finish. At yung kanyang welding mga kapadyak ay makinis na, oh. Smooth welding na siya dito mga kapadyak. Pero dito sa kanyang bandang seat tube mga kapadyak, makita pa natin yung pag-welding niya pati dito sa kanyang bottom bracket. Ayan, oh. Yung kanya naman ICR mga kapadyak ay makikita natin dito sa kanyang down tube. Dalawang butas yan mga kapadyak. Meron din dito sa kabila. Dito dumaan yung para sa kanyang RD. Dito naman siguro mga kapadyak, pwede dito yung ilusot yung kanyang hydraulic brakes. Sa kabila naman, pwede itong ilusot yung para sa kanyang FD mga kapadyak. Pwede itong pang 3x mga kapadyak dahil may ilusotan pa siya dito ng ICR, no. Yung head tube nito mga kapadyak, yan, na-tapered siya mga kapadyak, straight, yan, integrated. At sa harap ay makita natin yung logo ng Pinewood, ayun, no. Sa kanya naman seat lamp mga kapadyak, yan, makita natin yan. Walang brand na nakalagay pero naka quick release na siya, no. Alloy na yan mga kapadyak. At yung kanyang seat post naman ay alloy din. PH-React yung brand niya mga kapadyak. At yung haba nito, ayan siya mga kapadyak, 31.6 yung diameter niya. At yung haba naman itong seat post ay 350mm siya na mga kapadyak. Yan. Dito naman tayo sa kanyang saddle mga kapadyak. Yung saddle nito ay belo yung ginamit sa kanya mga kapadyak. Makapal na po, malambot rin. Wala siyang butas sa gitna mga kapadyak. At yung kanyang railings dito mga kapadyak, syempre bakal pa yan. Common naman yan sa mga MTB, no, para matibay yung dito niya, para hindi agad mabali. Dito naman tayo sa kanyang ano mga kapadyak, sa kanyang drivetrain, no. Yung drivetrain nito mga kapadyak is naka 1x9 setup siya. Yan, no. 1x9 speed siya, no. At yung ginamit na RD sa kanya, ayan, makikita natin na Shimano Altus pang 9 speed mga kapadyak. At yung pulley niya, normal size lang siya mga kapadyak. Yung cogs naman nito ay naka cassette type na, no. Cassette type na pang 9 speed. Yung pinakamaliit nito ay 11 teeth siya mga kapadyak. Yan, 11 teeth. Yung pinakamalaki naman dito sa taas ay 42 teeth siya mga kapadyak. Yan, o, 42 teeth. Dito naman tayo sa kanyang chain mga kapadyak. Yung ginamit na chain sa kanya ay SUMC na narrow chain. Yan siya mga kapadyak. May missing na rin yan, o. Yan, o, may missing na rin na nakasama sa kanyang chain, no. Sa kanyang crankset naman mga kapadyak, yan, PH-React din na yung brand. At alloy na din yung kanyang crank arm.
Ayan o, aloy na yung crank arm niya. Halotech yan mga kapadyak, 1x 1x halotech crankset siya mga kapadyak. Yung kanyang chainring mga kapadyak is steel pa yan. 30-34 teeth siguro to mga kapadyak kung hindi ako nagkakamali, no? At 104 BCD yan, no? Pwede pala itong pang 3x mga kapadyak. Pwede nyong lagyan ng FD dito sa kanyang seat tube, no? Dahil meron stopper dun mga kapadyak, oh. May stopper dun na nakalagay. Ito siya, oh, kung makita nyo. Yan. Dito naman tayo sa kanyang wheel set mga kapadyak. Yung wheel set nito, ayan, oh. Pang 27.5 at yung kanyang rim ay alloy na yan, no? Alloy na yan. Ginamit sa kanya ay Pinewood na rin yung brand. Spokes nito, syempre bakal pa yan mga padyak. Common naman yan sa mga bike, no? At yung spokes nito mga padyak is 32 holes. Yan mga padyak, 32 holes yan. At yung ginamit naman na gulong sa kanya ay CST Jackrabbit na mga padyak. CST Jackrabbit na pang 27.5. At yung lapad naman nito ay 27.5 by 2.25 siya mga kapadyak. Ito yung lapad ng 2.25. Ayan o. Ayan yung lapad niya. At yung laps naman na ginamit sa kanya mga kapadyak is alloy na rin siguro to. Ayan, alloy na nga. Base react din yung ginamit. Cassette type na yan mga kapadyak. Ayan siya. Driving lang siya mga kapadyak. Dito naman tayo sa kanyang suspension, no? Yung suspension nito mga kapadyak is Pinewood na rin. Yan, alloy na din yung dito niya mga kapadyak. Yung kanyang stanchion is bakal pa, 100mm yung travel niyan. At yung kanyang fork mga kapadyak is may lockout na yan, no? May lockout na yan. At yung kanyang dropout mga kapadyak is naka quick release na rin yan. Quick release sa harap at likod dyan mga kapadyak. At naka yung brakes na ginamit sa kanya mga kapadyak is hydraulic brakes. Ang brand niya ay Shimano. Yan mga kapadyak, Shimano MT200 hydraulic brakes na yan. Yan, Shimano MT200. Magandang klase yan mga kapadyak. At yung rotor naman nito ay 160mm na rotor, no? 6V. Yan siya mga kapadyak. Dito naman tayo sa kanyang braking mount dito sa likod. Yung braking mount dito sa likod mga kapadyak is naka post mount Shimano MT200 din. Then 160mm rotor quick release. Yan siya mga kapadyak. Dito naman tayo sa kanyang cockpit setup ng mga kapadyak. Yung handlebar nito ay alloy. Alloy na yan mga kapadyak. Yan, PH react din yung ginamit nila, no? Yung haba siguro nito mga kapadyak is 720mm siya, no? Yung haba nitong handlebar niya. At yung kanyang stem mga kapadyak is PH react na rin, na siguro yung haba nito is 80mm. Negative stem siya, no, mga kapadyak, kung makita nyo. Hindi ko lang alam kung ilan yung negative niyan mga kapadyak. Itong kanyang stem ay may talong spacer dito. At yung headset nito mga kapadyak is Neko. Silvery na rin siguro to, no? Neko headset. Dito naman tayo sa kanyang handle grips mga kapadyak. Yan, yung ginamit na handle grips sa kanya ay silicone. Yan yung mga magandang handle grips mga kapadyak, silicone na handle grips. Ang hindi lang maganda dito mga kapadyak, mahirap siyang tanggalan, no? Malambot na rin na naman. At yung kanyang shifter mga kapadyak, ayan, 9-speed na Shimano Altus. Yan, Shimano Altus na rin yan. Shimano MT200 din yung lever niya mga kapadyak. Jaguar na rin pala yung ginamit sa kanya, no, mga kapadyak. Magandang klase yan para sa kanyang shifter, para sa kanyang Arduino. At yung kanyang brakes para sa kanyang likod, ayan, Shimano MT200 din. Wala tong shifter para sa kanyang FD mga kapadyak, dahil naka 1x lang to. Pero pwede itong gawing 3x mga kapadyak kung gusto nyo, ano? Pwede itong maging 3x. Ito na siya mga kapadyak. Dito ang panginan natin itong si Pinewood Bayron 2x6. Ayan o, Pinewood Bayron 2x6. Titignan natin siya mga kapadyak kung gaano siya kabigat. Ayan,
Bakal utang yan mga pajak. At yan yung bike jack natin dito kay Pinewood Veyron 2.6 mga pajak. At yung price pala nito ay 16,900 mga pajak. Dito lang yan sa Narangsak Bike Shop. Available din dito sa kulay red mga pajak. Yun naman is glossy finish yun na kulay red. At available din ito sa size 17 mga pajak. Kaya kung nagustuhan nyo yung video na ito mga pajak, huwag nyo kalimutan ni like, comment, subscribe na rin kayo sa aking channel para updated kayo sa mga latest MTB na kagayon ito. So hanggang dito na lang yung video natin mga pajak. Ride safe sa inyo, no?